Kung ano man yung ginawa niya sa sarili niya, that's her own doing. Talagang parang dantang gulay naman ako kung makikita daw nila ako ha. Pero, kahit si Jen eh. Kasi kung sasabihin ni Jen na lagi inarte ako, bakit niya ako dadalhin sa ospital? Naawa si Jen sa akin eh. Pero si Becky ang nagsasabi sa kanya na huwag mong dalhin sa ospital, naglolokalokahan lang niya, nag-aarte-artista lang. Si Becky ang nagsasabi kay Jen. Sana kinausap niya na lang ako. Kasi open naman ako eh. Mahal ko naman siya eh. One-sided siya. Dapat nga kay Jennifer, hindi siya one-sided. Ngayon na lang, ganito na yung sitwasyon. Dapat, tinetext ko siya eh. Pati si Mami Lydia, hindi nila ako sinasagot. Dapat, kausapin nila ako, di ba? Hindi ako magmamalinis. Sasabihin ko kung ano yung katotohanan. Ate Mel, kasi di ba, last Saturday, sinabi mo, mahal mo siya. Ikaw ba gusto mong makarating sa gantong level yung naging pagsasama niyo siya? Hindi. Talaga hanggang ngayon naman, mahal ko naman siya. Tinext ko nga siya, sabi ko, kung mahal mo pa rin ako, tinuturing mo kong tita, kausapin mo ko. Kaso dead na siya. Tawagan? Hindi. So, nag-try ako twice, but hindi ako nasagot. So. Hindi. Kasi ang ginawa ni Becky, magaling eh. Pinangunahan niya kagad ako habang tulog ako. Kinausap niya si Jen, ito gagawin mo. Nagpapa-interview daw si Mel. Sinabing may nagpalaglag ka daw. Tapos hanggang si Jen nagalit sa akin. Kaya, ayun, wala nang ano sa akin si Jen. Sinabi rin sa akin ni Mami Lydia na bili ni Becky na huwag akong kausap. Wala raw maririnig na sasabihin ko. Why don't you ask Jeneline that? Mm-hmm. Why don't you ask Jeneline? Because I never did that to Tita Lydia. I have had the highest regards to Tita Lydia. I'm also a mom of twins. So why should I do that? Why don't you ask Jeneline? She knows me. Jen, malalaman mo ang katotohanan kung anong merong ugali yung manager mo si Becky Avila. Is she, sa tingin niyo ba, she's credible enough to be, napakinggan siya sa mga ginagawa niya? Why is she doing this? What is she covering up? Ba't kinalang siya humarap sa amin at sabihin niya kung ano ba talaga ang nangyari at saan niya dinala yung pera? Nang sumialang tanungin kung nasaan nga ba ang salaping pinag-uusapan. Kay Becky Avila. Kasi check mo yung account ko, wala akong laman eh. Punta ka sa bahay ko, hindi mamilyo. Tsaka hindi ako nagpapalay po. Oo nga. Mami pa, hindi ako nagkakasino. Sa pagbabalik, ang iba pang mga komplikasyon at revelasyon sa kaso ni Becky Aguila, Mel Pulmano at Jeneline Mercado. Sa bigat ng mga akusasyon ni Mel Pulmano laban kay Becky Aguila, tanging pagmamahal lang para sa alagang si Jen ang itinutuon ni Becky Aguila. Alam niya history ni Jeneline, she's a battered child, di ba? She has been a victim all her life when she was 3 and now she's still a victim. Why can't she just let go? If you love a person, why will you hurt her? Yun niya, hirap na hirap yung bata, di ba? Nabuntis, nanganak, ngayon kailangan niya ng pera, so kailangan niya maghanap buhay. Parang tinutulak niya eh. Imbis na patulungan niya, anong ginawa niya? Ginastos pa niya yung pera. Nag-forge siya ng mga signatures. That's really foul. Bukod sa kontra-demandang isasampan ni Mel, isa pang kaso laban kay Becky ang nauna na nitong inihain sa Department of Labor and Employment. Nagsampa ako noong October 12 sa Dole, sa Department of Labor. Dinimanda ko si Becky ng illegal dismissal, salary wage, overtime pay, holiday premium, rest day, non-payment, service incentive leave, non-payment, 13-month pay, separation pay, non-payment, and moral exemplary damage and attorney's fees. Meron kami first hearing namin November 12, 2:30 p.m. sa Department of Labor. Dagdag pa ni Mel, hindi biro ang naging epekto nito sa kanyang pamilya, particular na sa kanyang mga anak. Una yung anak ko, niiyak siya si Bianca. Ayaw niyang pumasok sa school kasi nga lumabas sa kabila yung anong paratang sa akin. Sinabing tunay kong pangalan.
Tapos ayaw pumasok ng anak ko kasi baka bukas daw tanongin siya ng mga kaklase niya, teacher niya, ano daw sasagot niya. Kaya hindi sila pumapasok. Pero nung tinalabas ako sa starter, mas gumaan yung loob ng anak ko. Ang dami nagtetext sa kanya. Mas lalong sumusuport ka sa akin. Kaya lalong pumapasok na yung anak ko. Kaya naintindihan niya na kung ano yung nagiging sitwasyon namin. Si Becky naman, mayroon ding nais linawin. There was this issue about GMA na regarding the contract and then regarding the house. Okay, I did Janeline a favor. Alright? Binili ko yung bahay na yun, in-resume ko yung balance ng mortgage niya. And at the same time, I paid her $1 million. Okay? Lahat, tinapos ko lahat ang mga pinagkakautangan niya sa ibang tao. Kasi nahihiya rin ako kala Ma'am Wilma. Nag-usap kami tungkol dito. It's just that the contract was too long, kaya hindi kami nag-agree. But had we settled for half of the contract, we would have signed with Artist Center. But nevertheless, may isa pa naman kami ni Ma'am Wilma, eh, because Janeline is a homegrown talent. So GMA pa rin siya. And for as long as GMA wants Janeline in GMA, then Janeline will stay there. Magpakatotoo ka. Huwag mo nang dagdagan pa yung mga taong niloloko mo. Naloko niya na GMA network, malaking network na ako pa. Ay, paano pa ibang tao? Paano pa yung mga alaga niya? Pero ani Mel, bukas pa rin naman siya sa pakikipag-usap at pakikipag-ayos kina Becky at Jen. Willing akong makipag-usap. Tinext ko rin si Becky. Ang sagot lang sa akin ni Becky, see you in court. Guilty si Becky Aguila. Alam niya kasi wala siyang ano eh. Alam niya, malinis siya. Alam niya hindi ako magsasalita. Kaya kinukuha niya yung attention ni Jenny Lynn at ng artista. Mixed emotion. Kasi hindi ko alam kung paano makakilos. Kasi unang-una pinagkatiwalaan mo yung tao. Minahal mo yung tao. So hindi mo in-expect na magagawa niya yun eh. Ba, Ate Mel, trinay mo diba makipag-usap kay Ms. Becky? Tinext ko eh. Ang sagot lang niya, see you in court. Paano kami magsi-see you in court? Hindi niya ako dinimanda. Siguro, oo, didimanda ko siya. Ganun, para mag-see you in court kami. I already told you, I will have no mercy for her. But it doesn't mean that I don't love her. Kasi it's not about love eh. It's about professionalism, diba? As Becky Aguila, see you in court. Kasi diba, hindi naman talaga magkikita naman kami sa court eh. Alam ko lang naman sasamahan lang niya si Jen. Kasi bakit si Jen ang pinupush niya na magdemanda? Bakit ang kinuha niyang lawyer niya para hindi siya i-demanda ni Jen? Diba? Kumuha siya ng mag-audit ng statement ni Jen, yung simula 2004 hanggang ngayon. Bakit accountant din niya? Eh di malinis. Ganun pa rin. Are you waiting to forgive her? Oo naman po. Pero syempre, kailangan mapanagutan kung ano yung mga pagkakasala, ano yung mga ginawa niya.